Simulan po natin ang ating talakayan sa napakalumanay na pagsagot ng ating Pangulo, pero savage ang datingan. Kasi bakit? Tinanong po siya ng reporter, katulad nung napanood po ninyo kanina. Ano pong masasabi ninyo sa pag-atake sa inyo nitong si Duterte? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, baka dahil sa fentanyl. Ang fentanyl kasi is strongest painkiller na maaaring mabili sa merkado. At the same time, this is highly addictive. At baka ganyan na nga po ang dahilan, kaya po nagkakaganito itong si Rodrigo Duterte. O, syempre, nasaktan itong si Rodrigo Duterte dahil hindi naman po ito marunong tumanggap ng kritisismo. Ito ang tao na we should say a narcissist. Ano, laging tama siya para sa kanyang sarili at never po iyang tatanggap ng kritisismo o pagsagot sa kanya. Nakakalimutan niya na hindi na siya presidente. At ang sumasagot sa kanya ngayon ay siya ng presidente. O, kaya ngayon, muli na naman nag-ingay itong si Rodrigo Duterte. Hindi na po natin tatalakayin dito yung kanyang paglalayo na pag-isa na ihiwalay ang Mindanao. Dito lamang po tayo sa usapin ng fentanyl. O yung sinasabi niyang akusasyon niya kay Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit po ito ng cocaine. O, pakinggan po ninyo ha, at medyo nakakabwisit po ang mga sasabihin dito itong si Rodrigo Duterte. At mamaya, re-reactionan din po natin yung interview naman itong si Christian Esguerra sa isang hindi po natin kapanalig sa politika pero galit kay Duterte. At sabi niya doon, ito yung mga posibilidad na maaaring ikaso ng Marcos administrations dito kay Mang Canor. Pakinggan po natin ito pong balita. Ano? Yung cocaine, may prescription ba yan? Saan yung kinukuha yung supply mo? Okay. Yun, gaslighting yung ginagawa nitong si Rodrigo Duterte. No? Pinalalabas niya talaga na addict si Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi niya na may prescription ba ang cocaine? Siyempre, wala. Di ba? Illegal drugs yun. No? Yung fentanyl, meron. Pero, naaabuso. Kasi, coming from your mouth mismo eh. Tinipak-tipak mo yung fentanyl. Sabi mo, doon sa naging pahayag mo nung ikaw ay Pangulo pa, tinipak-tipak mo ito nang hindi alam ng doktor mo, instead na ipapahid mo lamang para sa pananakit ng iyong nararamdaman dito sa balikat mo yata yon, eh ginawa mo, ginamit mo yung fentanyl kasi you felt like, ano ba yung sinabi niya? No, cloud 9. No? Felt like cloud 9. Sa madaling paliwanag, para kang nasa alapaap. Di ba? Ganun yun eh. Pagka nasa alapaap ka, napakasarap ng pakiramdam. O addictus na addictus lang ang datingan mo, Rodrigo Duterte ah. Tuloy natin ito. Ito kasi damo, hirit ng hirit kayo ng cocaine doon sa tanay ko. Ako sa ka-disgrasya ko sa motor. Sige, paliwanag pa. Paliwanag pa. Kasi alam mo, Rodrigo Duterte, ikaw ang gumagawa ng multo mo eh. Kung hindi mo hinahalungkat ang mga bagay-bagay na wala namang kasing katotohanan, hindi ka magpapaliwanag sa harapan ng publiko. Pero kahit anong gawin mong paliwanag dito, isa kang gumamit ng fentanyl at inabuso mo ito. Sa iyo mismo nang galing yon, kaya wag mo nang i-deny. A few months, my campaign for the presidency started. Maybe it's a motor, anything else. Tingnan niyo yung itsura niya, di ba mga tol? Ngiwi na siya, oh. Kumpara naman kay Pangulong Bongbong Marcos, na napakapogi. No? Pagka ginawan ko ng diamond paint ito si Rodrigo Duterte, sigurado tabingi mukha nito eh. Pero itong si Pangulo, oh, diamond paint yan mga tol. Gumawa niya, kakamping, kapatid ko. Kakamping yun, pero siya gumawa niyan. Yan na naman itsura nito. Kumpara dito sa itsura ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sino ngayon ang mas mukhang adik sa kanila? Oh, binigyan ako ng fentanyl ni Dr. Rosario de la Rosa. Dahil sa pang-aabuso sa katawan mo eh,
Eh, ikaw ba naman, eh, taong pang gumamit ng fentanyl. Ganyan talaga magiging laman ng isipan mo. Babagal ka ng mag-isip. Ganun, nakakabagal ng pag-iisip. Alam mo, yung, alam nyo mga tol, kapag ka-addict ang isang tao, bumabagal yung mga motor, anong tawag doon sa, kalimutan ko bigla yung terminology, ano? Basta yung mga sistema ng kanyang katawan, particular yung pag-iisip, naaapektuhan. Tingnan nyo, napakabagal ng mag-isip. Ha? Kasi kung talagang ito'y alam na alam niya, kung talagang ito'y totoo, hindi na yan mag-iisip pa. Dire-diretso, spontaneous dapat ang pagkukwento niyan. Now, it's my physician sa ano, Adela Santos. And I was examined also by Dr. But one of the things that was prescribed since I was in pain, before ako dinusok dito, I was given a fentanyl. Kaya doon ko nakilala yung fentanyl. And as a matter of fact, yung word fentanyl came out from my mouth first. Sinasabi ako, may inuunom rin ako na ano, strong substance. Oh, yet, inabuso mo. Kasi, ikaw mismo yung nagsabi, Rodrigo Duterte, na tinipak-tipak mo. Ha? Hindi ito pagsisinungaling mga tol. Panoorin niyo isang live ko, nandun yung video. Sabi niya, tinipak-tipak niya yung fentanyl, tapos ginamit niya. Kasi it felt like Cloud 9. Hindi sa akin ang galing yun, ha? But si President Marcos, sabi kasi niya na bakit si Victor ito ng fentanyl. Mr. President, you might want to read the synopsis of fentanyl dan sa may hawak. Na, huwag mo nang pakiusapan pa si Pangulong Bongbong Marcos. Dapat pinakita mo na dyan. Bakit mo pa sasabihan na if you might read the synopsis? Huwag mo na. Ikaw na mismo. Dapat dinala mo na kagad dyan. Ipinakita mo na kagad sa harapan ng publiko. Biburden mo pa si Pangulong Bongbong Marcos eh. Busy yung tao. Ikaw naman talaga, Rodrigo Duterte, yung pamumuliti ka ninyo, inaabalan ninyo sa magandang pagtatrabaho ang Pangulo eh. Hawa ka man ang Parang ako na nahihirapan sa pagsasalita sa kanya, no? Mabagal na eh. 80 years old na kasi ito, namumuliti ka pa. No? Hindi na lang i-enjoy yung retirement sa kanyang pamilya. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Oh, tandaan natin ito, ha. Alam niyo mga tol, addiction or drug dependence does not depend only on dangerous drugs. Ha? Ano ba ang addiction? Ibig sabihin, inaabuso mo ito sa kabila ng alam mo na peligroso sa iyong health. Oh, ang fentanyl, it is a kind of psychotropic drugs that is regulated under the United Nations Convention on substances, ano? At hindi ka pa pwedeng gumamit niya, syempre, nang walang prescription. Yet, drugs pa rin yan. At nakaka-addict po yan. Ang mahirap, ikaw mismo ang umamin, Rodrigo Duterte. Na sa kabila ng potency nito, yung talagang lakas tama, ikay nababangag, ha? Inabuso mo pa rin. Ginamit mo para maramdaman mo yung alapaap. Diba? Felt like Cloud 9. Sa'yo nang galing yun. Tapos ngayon, porket lumalabas ang katotohanan na ikaw talaga yung gumagamit ng droga, eto ka na naman, explain ka, pasabi-sabi na basahin mo, Mr. President, ang synopsis ng iyong medical history. Naku nang teteng, ipakita mo na lang sa publiko. O kaya, iladlad ninyo dyan sa inyong mga kaharap na reporter, papicturan ninyo yan para hindi na kinakailangan pambasahin ng Pangulo at ilahad na lamang sa publiko.
Ngayon, yan nilalagay yan para to ease the pain. Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Shortly before I ran for Oh, sige. Bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Sabi niya, okay na siya. Hindi na siya gumagamit ng fentanyl during the time of his presidency. Okay, ang tanong, yung paggamit mo ng marijuana, o baka sabihin mo na naman, fake news kami. Inamin mo mismo. Sabi mo doon sa iyong pahayag, oh, yan ha. Ito, basahin po natin. Kasi baka sabihin ninyo, fake news tayo rito eh. O, inambit mo rito. Sabi mo, kaya ka gumagamit ng marijuana kasi it's a killing activity. Tinutukoy mo kasi yung parang baliw na press na meeting o ano man tawag doon, yung ginagawa po ng ating pangulo kapag mini-meeting ang kanyang gabinete. Oh, hating gabi. Nak nang teting na yan. Oh, kaya sabi mo, it's a killing activity. Kawawa yung mga kasama mo eh. Oh, and I think that at my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako eh para magising. Sa iba, hindi na kaya. Sa'yo nang galing yan. Daw sasabihin ng mga tagapagtanggol mo later on, nagpapatawa lamang si Rodrigo Duterte. Naku nang teting na yan. May nagpapatawa ba ng ganyan? Kaya i-challenge natin siya ngayon. Oh, sige nga, kung hinihingi ninyo na magpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos, ikaw nga Rodrigo Duterte, magpa-drug test ka din. Talagang basagin. Itong fentanyl po, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. O ito yung fentanyl. O now, hinahamon niya si Pangulong Bongbong Marcos eh, na magpa-drug test, tapos at the same time, naakusahan niya na ito'y addict. Eh meron bang pwedeng ikaso dito kay Rodrigo Duterte? Pakinggan natin at reaksyonan. Ito pong pag-uusap dito ng dalawang dilaw, si Christian Esguerra at saka si Attorney Colmenares. Wala tayong pakialam sa political leanings nila. Yung information ang kailangan po natin. Pakinggan po ninyo mga tol. Si President Duterte has been getting away with a lot of crimes, no? And it's up to the Marcos administration. Totoo. Ang daming mga krimen na pinaggagawa nitong si Rodrigo Duterte at nakakaligtas lagi. Ang pinakamasaklap, hindi man lang kinakitaan ng probable cause nung prosecutor dyan sa Quezon City, yung reklamo ni Congresswoman Franz Castro, naknang teting, parang deny kagad yung justice dito kay Congresswoman Franz Castro. Alam niyo yung kwento noon? On October 15 and November On October 11, I hope hindi ako magkamali, and November 16, ito pong si Rodrigo Duterte, 2023, nagpahayag po ito ng threatening remarks kay Congresswoman Franz Castro. Thus, nag-file ngayon ng complaint itong si Franz Castro dyan po sa Quezon City Prosecutor's Office. But unfortunately, kahit hindi pumunta itong si Rodrigo Duterte doon sa dalawang patawag ng prosecutor, eh, hindi daw po kinakikitaan ng paglabag sa batas itong si Rodrigo Duterte. What is the reason? Sabi nung prosecutor, ewan ko kung tama yung sinasabi niya, pero sa aking pananaw bilang criminologist, mali yun eh. Kasi bakit? Eh sinasabi niya na bilang isang ama, normal lang sa isang ama na ipagtanggol ang anak na inaatake sa politika. Aba, kung ganun ang basihan po natin, hindi lahat na lang tayo mang-away ng mang-away kasi pinagtatanggol natin ang ating anak. Nak ng teting na yan, oh. Walang kwentang rason ng prosecutor yon. But anyway, wala tayong magagawa. Hindi pa naman natin alam kung tapos na ang laban doon. Pero merong mga legal na remedyo at I believe iaakit nila yon sa higher court para po questionin yung naging decision ng prosecutor doon sa determinations ng probable cause. Tuloy po natin ito mga tol. Now, they don't have to wait for the ICC. They can file charges against him. I mean, you know, if they want to, for the, tinawag kang, ito nga ang, ano, Christian eh, naranasan ngayon ni President Marcos ang ginagawa ni Duterte sa maraming taon
sa oposisyon, sa bayan muna, sa mga aktivista, yung red tagging na walang preba. Yung, si BPNPA yan, pero wala naman siyang ebidensya. Ngayon, tinawag siya, adik ka. Pag tinanong, anong ebidensya mo? Nung mayor ako, may nag-submit sa akin ng listahan. Abogado si President Duterte. Alam niyo, pwede talagang sampahan ng kaso eh, si Rodrigo Duterte. Kasi paninirang puri yung ginagawa nitong si Rodrigo Duterte eh. Kaso lang, political decision kasi yan, hindi lang personal eh. Ano? Pakinggan muna natin yung sasabihin ng abogado tungkol po dyan. Because it's not evidence. I mean, can you medyo purple na abogado yan pag tingin niya may nag-submit nung may, kailan kang mayor? Tagal mo ng mayor. Kailan ka nag-submit? May nag-submit siya yung listahan. So, if anybody submits a list to you, ganun na ba yun? Di, walang kinaiba yun sa drug use niya. At walang kinaiba yun sa red niya at sa, you know, yung CPP-NPA na sinasabi niya na hanggang ngayon wala naman siyang preba. So, is now experiencing that. But just like the other victims, he can also file a case against Duterte and test the justice of the Philippines against a former president. Yeah. Oo nga, lahat wala ng immunity si President. Samantala dati, no, may kumikriticize lang dito kay Rodrigo Duterte. Naku, katakot-takot na tulig sa angabuti nun. To the extent na ipakukulong niya, what, like what happened dito kay De Lima. Pero ang pinaka malungkot na pangyayari sa isang pangkaraniwang tao sa panahon nitong si Rodrigo Duterte ay yung inaresto yung teacher na nagbiro lamang na papatayin itong si Rodrigo Duterte. Diba? Samantalang siya, ang hilig niya magbiro na magpapapatay ng ibang tao. Samantala yung teacher nagbiro, inaresto, kinasuhan. Buti na lamang, syempre, dahil wala namang legitimate reason para kasuhan yung tao, eventually, dinismiss ng prosecutor yung isinampang kaso doon sa teacher na yon. Yan ang halimbawa na ito pong si Duterte, perhaps tinamaan ito doon sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos eh, na bawal ang waldas, bawal ang tamad, bawal ang nang aapi at naghahari-harian sa kanyang gobyerno sa kasalukuyan. Kasi lahat ng mga binanggit natin na yan, nandiyan kay Rodrigo Duterte, waldas sa pera. 12 trillion pesos ang naging pagkakautang ng Pilipinas bigla sa kanyang pamumuno. From more than 6 trillion pesos, naging more than 12 trillion pesos. Tamad! Piruin mo, pangulo ka ng Pilipinas, gigising ka tanghaling tapat, hapon. Anong magagawa mo noon? Tapos na yung mga opisina sa kanilang regular na oras. Tapos magkakaroon ka ng sariling cabinet meeting sa gabi. Mukha kayong mga tanga doon. Oh, tamad. Waldas, tamad. Nang aapi. O kayo, alam nyo na siguro kung sino mga inaping tao nitong si Rodrigo Duterte. At ngayon, naghahari-harian. Tapos na ang iyong panunungkulan. Piling hari ka pa. May pautos-utos ka pa sa armed forces. Kinokol mo pa ang attention ng AFP at PNP. Sino ka ba? Former president ka na lang. Ang presidente and the commander-in-chief of the armed forces of the Philippines today is si Pangulong Bongbong Marcos. Sino ka para pag-utusan ang AFP at PNP? Porque tinaas mo ang kanilang sahod? Ganun ba yun? Eh yung pagtaas mo sa sahod, namin noon kasi police pa ako that time. At the expense of the Filipino people. Taas mo sahod, pero hindi mo man lang inisip kung saan kukunin yung pagpapasahod. O paano ngayon yung sustainability? Problema tuloy ng mga darating na administrasyon. Kasi ang budget para sa pensyon ng ating mga retired uniform service, talagang lumulobo yan. Hindi naman natin alisin sa kanila dapat yon. Nararapat sa kanila. Ang problema kasi, saan kukunin ngayon yung budget sa hinaharap? Ay isip mo ba yon? Hindi eh. Kasi kaya mo ginawa yon, hindi naman maikakaila na takot kang makudita, sumipsip ka sa madaling salita sa AFP at saka sa PNP. Duterte, nung nandun siya sa Malacanang, he literally used the pulpit of the presidency to attack people without evidence. So ngayon malinaw, pwedeng kasuhan.
Pero ano yung mga nakita niya based sa mga sinabi niya dun sa... Wala na kasing parliamentary immunity ito. Pribadong individual na si Rodrigo Duterte sa kasalukuyan. Ah, sa rally. Ano yung mga nakikita niyo? Mga nakita niyo obvious crimes na pwede isampa or cases? Basahin ko yung transcript, ha? May nabasa akong excerpts na parang nananawagan siya sa military na pag i-continue ang chacha, i-overthrow. May narinig akong, may nabasa akong transcript. I didn't hear the plus. Pero it's up for the Marcos administration to study what he said. I mean, hindi na kami tutulong dyan sa mga kaso nyo. Ang dami na namin kaso sa... Oh, anyway, ayaw, ipiit din naman pala tong abogado na ito. Kala ko naman sasabihin. Pero siyempre, ang mga normal na maiisip ng tao dyan ay, siyempre, inciting to sedition. No? Alam nyo ba yung inciting to sedition? Ang sedition kasi, mga tol, it is an uprising, siyempre, without taking of arms. Kasi pag with taking of arms, rebellion na po yun. Yun ang pinakaiba ng dalawa eh. Ano? Kapag ka ikaw, nag-uprise ka laban sa gobyerno, sa pamamagitan ng pananalita, pag-i-inject ng galit sa mga ahensya nito at kung ano-ano pa, without taking of arms, that is sedition. Otherwise, kung ikaw ay gumamit ng mga armas, that is rebellion. Ngayon, since hindi naman ganun yung ginagawa nitong si Rodrigo Duterte, pero pwedeng sa end nung kanyang sinasabi, ganun ang maging resulta, thus, that is inciting to sedition. And the penalty of inciting to sedition, kung hindi ako nagkakamali, is reclusion perpetua. Pagkakakulong ng 20 years and one day to 40 years. Oh, teka lang, naglalaps na. Tagal ko na kasi hindi nagtuturo. Eh. Tingnan na lang natin dito sa revised penal code. Ano? Article 1-4 something. Yan. Ano nakalagay po dito sa inciting to sedition? Oh, I'm sorry, mali pala ako. Ang iniisip ko pala is sedition. Oh, the penalty. Oh, I'm sorry, I stand corrected. Ha? Kaya nga sinasabi ko na mali yung kaya kinorek natin. The penalty for inciting to sedition, hindi po reclusion perpetua. Napaka-layo nun. The penalty of prison correctional in its maximum period. Ano yung prison correctional? 6 months and 1 day to 6 years. Ano? Yun yung maaaring maging pagkakakulong. At ginawa niya ito sa harapan po ng... Saan niya ba ginawa yun? Ano? Sa Dabaw lang. Ano? Hindi naman necessarily using information and communication technology. But sa madaling salita mga tol, pwede. Kaso nga lang, pwede siyang kasuhan. Ang problema lang dito, syempre political decisions po kasi ito eh. Ano, our president, hinahangad niya ang pagkakaisa. At kung kakasuhan itong si Rodrigo Duterte, definitely, yung pagkakaisa na yan, malabo nang mangyari talaga. Though kahit ngayon eh, hindi kinakasuhan, mukhang malabo talaga mangyari. Pero, at least, nandun yung hope. Kasi nagpapasensya ang gobyerno eh. Hindi katulad nitong si Rodrigo Duterte, eh kinokontra siya, ni Leila de Lima, you are finished. After a couple of months, kulong si De Lima. Diba? Ganun niya sinusuppress yung mga critics niya. Sina Trillanes, sila Lenny Robredo, sinampahan ng kaso yan for inciting to sedition and other crimes. Buti na lamang pagdating sa prosecutor, binasura ng prosecutor kasi walang basihan. Diba? Oh, itong si Vitaliano Aguirre, yung kritiko niya na si Riza Ontivero, sinampahan ng kaso. In fact, hanggang sa ngayon, hinihir po yan sa korte. Ano ang kaso ni Riza Ontiveros? Yung Republica 4200 or the Anti-Wiretapping Act. Oh, lahat yan nag-ugat dahil sila ay staunch critics nitong si Rodrigo Duterte. Hindi lamang dahil kasalanan di umano nitong si De Lima, ang pagbebenta ng droga, kasalanan di umano nitong si Riza Ontiveros na i-wiretap yung telepono nitong si Vitaliano Aguirre at iba pa. Kasi alam nyo mga tol, sa huli, hindi marunong tumanggap ng kritisismo
itong si Rodrigo Duterte. As plain as that. Ganun lang po yun kasimple. Hindi niya kayang i-handle ang kritisismo. Katulad nung sinabi ni Arturo Lascañas kung bakit ang isang pari sa Davao ay pinagtangkaang ipapatay nitong si Rodrigo Duterte sa halagang 1 million pesos. At sabi pa ni Arturo Lascañas, hindi po sa akin ang galing ito ha. Available po yan sa public. Mapapakinggan niyo po yung kanyang audio doon po sa Vera Files ng YouTube channel at mababasa niyo po ito sa verafiles.com. Kasama sa nagbigay ng reward para sa makakapatay doon sa pare ay si Apollo Quiboloy. A total of 2 million pesos pero hindi in-execute nitong si Arturo Lascañas ang plano. Kasi bakit? Taong simbahan? Wala namang kasalanan, nagkikriticize lang dito kay Duterte sa Davao, ipapapatay niya. Kaya hindi siya sinunod. Ganon ang pagkatao nitong si Rodrigo Duterte. Kaya tayo, ingat-ingat tayo. Ako, ingat-ingat ako. Hindi natin alam kung ano ang iniisip ng mga Duterte sa mga kritiko nito. But anyway, maraming salamat po sa inyo. Sa huli mga tol, sino talaga ang adik sa dalawa? Kayo na ang sumagot. Maraming salamat. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, babalik muna ako sa inyong mga komento sa 893 na manonood po natin mula po sa Facebook at YouTube. Shoutout po sa inyong lahat.